Genius Hunters number 5 1. It really hurts. Magmahal ang ganito. Ano yun? Game na tayo, guys. This is now game number 2 of our first series para sa araw na to. Para dito sa ating The Summit 13. Yep. Kuya Dian Dayanara, again, kami pa rin ang inyong caster. This is Among Us versus Team Star 1-0 in favor of Among Us sa mga naniwala sa akin. Sorry. Senso na. God Senso bless. Senso na, guys. Wala talagang bet na ano. Pero magnanalo naman tayo doon. Masaya tayo. Yan. Magnatalo. Minsan kasi talaga maakit ka sa odds eh. Kahit alam mong gano'ng katingin yung team. Dehadistang tunay tayo, guys. Dehadista talaga. Ang tawag doon sa taya natin, kung mananaya kayo talaga, banderang kapos. Hindi, kasi nangunguna na tayo eh. Kumbaga sa karera ng kabayo, ano yan? Yamado talaga yung ano, yamado talaga yung Among Us. Yan. Tayo, dehado. Eh, nakauna na tayo. Nauna na tumakbo. Tumatakbo na yung mga kabayo. So, bumabandera na. Eh, naunahan sa bandang dulo. Yun. Eh, nadapa. Banderang kapos ang tawag doon. Nadapa pala yung kabayo eh, no? Pero may laban, guys. Hindi naman kayo napahiya. Kumbaga yung pera naman natin, lumaban. It's a good fight. But it's not for us. Yun na lang. Pero Kuya Dean, pasok tayo Discord. Guys, wala na akong panaya. Selling. Selling 10.5 na Desert Sage na Yeezy. Abot, ano na lang. 10,000 na lang, panaya lang. Pinuntutapak mo lang sa lupa. Grabe naman. Pero guys, kung gusto niyo pong magkaroon ng mga shirts namin dito sa Lubon WX, punta na kayo sa The Armory. Ayan, andyan yung hoodie ang and yung shirts damit, natin. Ang ganda ng damit, guys. 1569969. Sobrang ganda ng damit. Huwag kayong mag-alala. Free shipping po ito nationwide. Di po kayo lugi dyan. Sobrang ganda ng damit. Pangit ng model. Ay, grabe. Pares kayo ni Makay ng caption. Doon nga kayo nagkasundo ni Makay. Shout out kay Mark Gon na nagluluto ngayon, guys. Ay, ano niluluto? Nagluluto ngayon si Makay kasi may laban mamaya yung Execration ML. So kami, after ko dito, guys, susuporta lang ako doon sa mga Exe Boys namin. Shout out sa mga ano yun? Mga bakit? Pwede yun. Ano to? Baga napagpaalam na. Naipagpaalam na, Jack. Speaking of Jack, saan galing yung sapatos mo? Jack in a box. Kay Boss Alvin Beltran. Yan. Shout out kay Boss Alvin Beltran. Yan. Pero ayan, shout out din sa Enerbon Active for giving us the energy para simulan ng maganda itong araw natin at punong-puno syempre ng energy. Yon, multivitamins, mineral ginseng, royal jelly is a generic name of Enerbon Active. Try it and feel the difference. Wow. Ayan po guys. Ano yan? Sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic, guys, kailangan nyo gamitin yung Enerbon Active to level up your immunity. Guys, naniniwala ba sa akin? Ayun na naman siya. Game number 2 winner. Team Star. Team Star. Guys, nahuli lang yung prediction ko. Team Star. Ako, pero guys, kung gusto nyo tumaya ako sa sarili kong pera. Magkano? 2.5 sa Team Star. Ayan guys, eto. Huwag nyo kakalimutan. Gamitin yung ating code sa PNX Bet Lupon WXC. Ganun talaga guys, mag-ipit ka na eh. Ayaw mo, pag tumaya kang 2, kayo, ayaw mo na tumama ng mga 500 or 6. Ayan yung tinatawag na rage bet. Kailangan. Boom! Disabog, ganun. Ganyan ako mag-bet pag kasunod-sunod na natalo eh. Rage bet na tawag dyan kahit na alam mong dehado talaga. Pero eto guys, game number 2 na po tayo. Best of 2 lang tayo. Dito pa po tayo sa group stage. And ang group stage po natin ay single round robin. Meron tayong 8 teams na maglalaban-laban dito. 8 teams, dito. 10 teams yan. Ay, 10. Ah, oh, kasama 10, pala yung open ko. 10 teams po yung naglalaban. Ah, oh, kasi 4 sa pagkatas ng group stage, 4 sa upper, 4 sa lower, yung dalawang bottom team will be eliminated. Sorry. Ang nabilang ko lang direct invite. Meron pa pala ang ano tag dito, open qualifiers. Ang nakuha ng open qualifiers, Adroit, and then sila Mamang Daya. Nakalimutan ko yung pangalan Mamang ng Daya. Team nila. Kinakatakutan yun nila Army. Army Geniuses pa yun. Mata. Army Geniuses. Ayan, yung dalawang. Kinakatakutan ni Ewe. Lahat naman kinakatakutan ni Ewe. Ano ka ba? Kasi nung
Ay, hindi. Sila Owa pala guys, yung natakot doon. Guys, pala guys. Ako, magminsan lang. Guys, pakipalo naman yung mga social media account namin mga caster dito para madagdagan. Alam nyo guys, pag pinalo nyo yung mga social media account namin, nadadagdagan kasi yung numbers doon. Yung numbers doon, nakakatulong yun para makapag-secure kami ng sponsor. Pag nakapag-secure kami ng sponsor, magkakapera kami. Pag nagkapera kami, magkakagiveaway. Ibabahagi namin sa inyo. Magkakagiveaway. Diba? Masaya tayong lahat. Kaya guys, pakipalo na yung mga social media account namin. Thank you. Yan, no? Guys, ako yung Instagram ko na lang follow niyo, masaya na ako. Follow niyo na malapit, rin ako, guys. Malapit na yung malapit na ako mag 5k sa Instagram. Dati akala ko dumadami lang sa Instagram mga chicks. So promise, promise, follow. Buta ko yung Instagram ni Kuya D, parang katalog ng Avon eh. Ay, tipong ganyan, ganyan. Guys, isi-share ko dun yung mga pinapalo ko pag pinalo niyo ako sa IG. Ayan. Tsaka, pinupost ko na sa IG ngayon yung mga kaganapan kasi dito sa... Yung mga kaganapan dito sa Lupon Center. Yes. Kaya, share yung mga nakikita niyo sa page ko. Galing lahat sa IG ko yun. Kaya, follow niyo na ako sa IG, please. Please. And then, kapag kasi pinuntahan niyo yung... Magre-reply ako pag minessage ako dun. Yung page dun ni Kuya D, di ba makikita niyo yung followings? Ayun, alam mo na. Yan, yung followings, yan. Alam mo na. Browse niyo na, guys. Thank you, yoko ng ano raw? Pre-call, nood dalawa ko kay Boss Abet. Pre-calculus. Ano yung pre-call? Pre-calculus? Ah, ano? Ayaw niya na mag-pre-call. Na ganun din kami dati. Ganda yan. Parang yan. Ang turo nga sa amin dati nun ng teacher ko doon sa pre-calculus, ang sabi, ang ginagawa niya daw nung nag-aaral pa siya, hindi raw siya papasok sa mga subject na history, mga English, eme-eme. Ang papasokan niya lang daw yung subject nila na math. Kasi yung English, mga ganun-ganun daw, kaya niya pag-aralan sa sarili niya. Pero yung math, di niya kayang ituro sa sarili niya. So, ganun daw yung ginagawa niya. Pero wag niya siyang tutular. Guys, wag kayo tutulad sa teacher pa yun. Kasi teacher... Wag kayo tutulad sa teacher na kinukonsinting magkating klase sa kanyang mga estudyante. Sir, pag nawalan ka ng lisensya, alam mo na kung bakit. Wag daw papasok sa ibang ano. Paborito ko subject yung history. Eh. Ano magagawa ko, sir? Uy, grabe. Kaya pala, ang dami mong kwenta nun, ha? Kala Magellan. Si Magellan, yung ano, best friend ni Bibi. Sabi ni Paxson. Silapok-lapok. Alam niya, hindi ako nagkakating dati. Late lang ako lagi sa first subject. Pero hindi ako nagkakating. Matik naman yan kahit kapit-bahay. Guys, alam mo ha, ito guys, props sa mga graduates sa UGEL dyan, sa FPU. Wait lang. Asan yung fourth pick natin? Nagbag lang guys. Spec daw yan. Yun, spec daw. Eto guys, shout out sa mga nag-aaral sa University Belt sa Manila. Yan, sa mga FPU, UST, San Sebastian, UE. Basta yung mga school na yan. Pag graduate kayo dyan, saludo ako sa inyo. Oh. Hindi, marami naman graduate dyan. Pero pag graduate kayo dyan, na na-impluensya kayo ng bisyo, computer shop, inuman, bilyaran, saludo ako sa inyo. Yun, Kuya D. Saludo ako sa inyo dyan, guys. It's a good, mga kaibigan. Mm-mm. Ay, ex-girlfriend ba ni Kuya D si Bianca? Ex-girlfriend ba ni Kuya D si Bianca? Hindi ko po ex-girlfriend si Bianca, yung ate niya po. Ay, sorry. Yung ate niya. Hindi, kami ni Bianca, guys. Kung di nyo alam, kaya marami siyang picture dyan sa mga old... Sa mga oldies dyan. Eh, ano kasi kami, parang super close talaga kami nung kabataan days niya. Kasi... ano yan, parang mini-mentor ko siya dati. Mm. Si Bianca, mini-mentor ko dati, si ko mini-mentor ko ngayon. Parang, layo ng diferensya, di ba? Ilan taon na yun? Then, nung mini-mentor ko yun si Bianca, parang nung mga panong kasama ko sa mga bagay-bagay yun, pumunta kami ng mga event. Mga 14 siya nagsimula sa amin. Bata! Bato nga nun! Mga 14, tas yun na. Parang kasama ko yan. Hindi naman parang, magkapatid kami ni Baby Cakes, ni Bianca Cake, para kami magkapatid talaga. Galit nga lang siya sa akin. Bakit? Ginawa ko yung ate niya. Dati. Dati pa yun, guys. Old kwento. Pero okay na, fast. And dito muna tayo, guys. Balik tayo dito sa game. Game number 2 na po tayo. And tignan natin kung mababahira na ba si na tayo. Si Makay ba, Kuya D, naging ex mo? Among Us. Si Makay, guys.
Hindi nang jojowa si Maki, guys. NBSB si Maki. No boyfriend since birth. Yes. Mm-hmm. Hindi nyo nalalaman, guys. Hindi po nang boyfriend. Si Maki, ganun lang yun, pero hindi nang jojowa yun. Yes. Tama. Nang sponsor lang. Nang sponsor lang ng mga kabataan. Kumbaga, naniniwala si Maki, si Joby, at si Maarte na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, yes, dapat natin silang suportahan. Mm-hmm. Kita mo si Maarte, nag-teacher, o, diba? Nagtuturo sa mga ano. Si Joby, o, yan. Si Maki, guys, mabait yun. Huwag nyo na lang ikiklip, ha. Ang ikiklip nyo lang, yung mga sinasabi kong masama kay Maki. Yung, ano kasi, baka magbago, baka baguin. Eh, mabait baka din talaga. Baka mamay hindi na tumulong. Eto, guys, mga kwento ni Maki, ha. Si Maki, sobrang bait nun, kahit ganun yun. Yung tipong, yes, pag nakakita ng matanda yun sa grocery, at nahabag ang kanyang kalooban, lahat ng pinili ng matanda, babayaran niya. True. True story. Kaya si Maki, mabait yun, pero huwag nyong ikiklip. Mm-mm, mabait kasi yun, guys. Kasi ayaw namin na pinupuri si Maki. Mas magandang nilalait talaga si Maki. Baka lumaki ulo. Alam mo na. Yeah. Hirap na nga siyang itago yung ulo na ano eh. Baka lumaki pa. Oo, baka mamaya. Baka mamaya kasi masanay na pinupuri. Hanap-hanapin niya na. Totoo yun. Pero ito, guys, pakilala na natin para sa side ng... Ikaw magpakilala. Malas akong magpakilala dyan. Team Star Mozun sa kanyang Oracle, Lance sa kanyang Spectre, Candy Loon sa kanyang Nature's Prophet, Yamate sa kanyang Tiny, and then DDG para sa kanyang Doombringer. Para sa side si March sa kanyang Undying, Abed, Storm, Kuku, Sun King, In Your Dream, PA, and Sepher. Phoenix tayo dito. Kuya, di minabasa ko sa sobrang bait, umaawat ng nagsasaksakan. Ay, si Eka yun. Si Eka at si Jocelle. Yan. Uy, may name drop pa. Hindi. Alam naman na lahat may video sa YouTube. Eh. Kumbaga, hindi na nahitatago. Kumbaga, hindi naman na blur ang mukha nila nung nagtsaktsakan sila. Alam nyo kasi, guys, yung mga panahon ng Dota 2 talaga, hindi uso yung mga keyboard. Ay, nung Dota 2, hindi uso keyboard warrior. Nakikita kayo sa computer, sa tsak-tsak-tsakang ngayon. True. So, mga pababae, mapalalaki. Hindi naman sasaksakan. Mga babae lang yun, mga bayilente. Mga lalaki, chill lang nung mga panahon. Eh. Ganyan tama din dati, nun sa FEU, nung nag-aamba ako. Bakit kaya yung mga kabataan mo, no, pag magsusuntukan, mag-aambahan muna. Hindi nilang magsuntukan agad. Yung tatwag, ditikit muna yung dip-dip. Ano, pre? Ano? Tapos konting trash talk. Trash talk. Ay, sinasabi mo dyan? Ayun. Ay, naririnig ko. Magsisimula yun pag nahinawakan na yung tenga. Yun yung dyan. Ang nagsimula talaga ng away, guys. Wala dun sa dalawa. Ang nagsimula ng away, yung nag-udyok na, waka mo nga yung tenga. Pag hawak ng tenga yun, rumble na yun, guys. Parang switch yun sa tenga. Matik. Yung taga. Tapos yung pa yung walang kasalanan. Ano daw ang title sa YouTube? Visit kayo. Pero may video sa YouTube. Mamaya mag-viral yun. Oo. Pero luma na yun, guys. Dota 1 day. Dati, sobrang lupit. Nung naaalala ko, nasa tournament kami nun. Nagkakas kami ng tournament, tapos yung mga tao nagmamadaling umalis. Bakit? Si Bianca nun, kasama ka rin. Sabi niya, sabi, saan pupunta? May magsasaksakan dun sa, ano, puntahan natin. Tama, nakakotse pa kami. Galing kami top, pupuntahan namin para lang panoorin. Manood lang? Oh. Ibis na umawat, manonood pa. Oo, manonood pa. Ganun kalupit. Siyempre, curious. Ganyan din, sa FEU dati. Sa tapat, may nagsasaksakan dun. Totoo, yung tapat ng ano bang computer shop yun? Tamaraus. iZone. Yung isa pa. Webzone. Yung nasa taas. iPad. Hindi, yung basta yung tapat lang. Ano ba pangalan nun? Dami yun eh. iPad. Yun ba yun? MyPad? Ano ba yung tawag doon? iPad, walang MyPad. iPad. Basta tapat siya ng Mineski atay. Or tabi ng Mineski pala. Ngayon, ang iPad. iPad yan, iPad. Ba, gulat ako doon. May mga hawak na balisong umuwalong yun. Mga tao doon, mga... Ayun, War Gods! Yun! War Gods! Malayo tama, yun tama. Sa Mineski, yung War Gods. Ano nangyari sa'yo? Eh, katabing computer shop. Ano bang gilid nun? Yun na yung gilid nun eh. Gilid ng TNC yun. Yun na yung, TNC ba yun? Basta yun na yun, guys. Hindi naman ako nag-computer shop doon. Alam nyo, guys, yung mga computer shop. Saludo ako sa huling generasyon ng mga tumambay sa computer shop. Bakit? Kasi sila kami nila, Kuya Nick. Tambay rin sila, Kuya Nick, ng computer shop. Wala ba yung mga tao eh. Lahat talaga sa computer shop, man. Yan talaga. Diyan nagsimula ang bala pang e-sports. Yan ang unang e-sports. Computer shop. No. Tandaan yan, Dota 1 Days. The Golden Day. At saka kung yung katrash-talkan nyo ay nagsimula ng Dota 1, wag nyo na yung trash-talkin. Tigilan nyo na. Yung mga laking Dota 1 dyan. Alam mong patigan na yung mga yan. Tama na.
Si Kuya Nick nga eh, sabi sa akin, hindi ako pinapakailaman nun pag naipag-trustukan ako. Proud na proud yun na naipag-trustukan ako. Kaya ko na raw sarili ko. Kaya niya ni Kuya din eh. Kaya niya na sarili niya. Huwag niyo nang pansinin niya. Pero on the top lane naman, pero guys ha, pero guys ha, pagbatikan kayo, pagbalakas kayo ng trash talk, at marunong din kayo tumanggap na trash talk. Yes. Oh, back to the ball game na. Wala pa rin nangyayari. 3 minutes na kami nagkukwentuhan, guys. Oh. Kalmado pa rin. Pero dito si In Your Dream, pwede siyang mapahirapan dito ha. Kasi wala siyang way to clear out yung mga treants dito ni Candy Loon. So, kumbaga, kung hindi mo kasi maki-clear out yan, added pang lasset yan kay Candy Loon. And then, syempre, added harassment. Kung hindi mo rin kasi yan madedenay at the same time, pahirap yan. And for In Your Dream, syempre, ay, pipiliin mo. Pero alam mo, maganda rito yung hero ng Among Us. Hindi ko may kakala. Meron silang ano, storm ni Abed Yusuf. Eh. Mm-hmm. Baga, ah, favorite niya yan. Batikan na si Abed dito. Eh. Baga, storm lord yun. Eh. Mm-hmm. Mga favorito talaga ni Abed, guys, yung mga spirit brothers. Ember, Storm. Ayan, kaya pagka nakuha mo na yan, kahit alam mong gano'ng kalugi si Abed sa lane, may way talaga siya. Nag-earth spirit ba si Abed? Paano bumawi? Oo, oh, siya yung... Ay, hindi ko pa siya nakita. Ang nakita ko pala sa kanya is Snapfire. Grabe ka naman, mang stoke kay Abed. Ay, syempre. Pero guys, paalala lang po. After po nitong Dota Summit, meron po tayong tamang usapan sa Kumu. Ayan, download nyo na and then follow nyo na po yung Lupon WXC dahil meron po tayong giveaway dyan, which is yung PC, gaming PC, and then mga jersey. So, follow nyo na yung ating Kumu doon, with Kumu account, which is Lupon WXC. Akala ko naman maaga akong makakauwi. May Kumu pala, guys. So, ako daw ang kasama dyan sa Kumu. Yan po. So, yan, samahan nyo kami. Hindi ko pa sinabi sa'yo. Hindi mo pa malalaman. So, ibig sabihin, pupunta rito si Kuya Nick ngayon dahil may Kumu. Ata. Okay. Mm-hmm. Ah, kaya may Starbucks. Siya yung delivery boy. Ay, kaya naman pala. Shout out kay Kuya Nick, mga kaibigan. Napakabait na boss namin yan. Yan. Ay. Pero eto. Mabait. O, may utang pala. May utang kasi ako. May utang. Pag may utang ka, sabi ko nga sa'yo, sa paningin ko, jirap si Kuya Nick. Ayun. Kung wala siyang leg sa paningin nyo, jirap si Kuya Nick sa paningin ko. Grabe, pero... Si March ha, dalawa yung na... Ay hindi, isa lang yung tinamuha. Bakit yung Spectre dun lumain? Ayaw niyang katapat yung PA? Mm-hmm. Oo, lumipat yung PA. Lumipat sa baba yung PA. Oo. PA ang nandito sa ngayon. Okay, pero oo, kasi kung magtatapatin mo yung carry, automatic may malulugi dyan eh. Kinakabahan yung mga first blooders natin dito. Yep. Kasi 5 minutes na wala pang napa-first blood eh. Yes. Yung dalawang sentry, grabe yung layo ng sentry wards ng isa sa isa. Hindi nagkakitaan ng mga sentry wards. Ay na nga. Pero tingin ko mas mahirap yung maging lane dito ni Lance. Kasi naghahabulan sila dito ng PA eh. Kasi anong nangyari, ganun din naman yung ginawa ng pareha sa teams. Iniwas din talaga nila yung magtapat, yung carry sa carry. Pero ang katapat kasi ng Spectre dito is Sand King eh. Alam naman natin kapag kamili ang katapat ng isang Sand King, mahihirapan yan. And then, ang kukunin niya na skill is yung kanyang Sandstorm. Tambay lang siya doon sa mga Sandstorm. Oo, gusto kong makita dito pag nag-level 6 yung... Spectre, gusto ko maging active siya sa pagtulong sa team niya kasi kailangan niya makuha yung experience eh. And feeling ko ang kailangan gamitin ng Spectre dito na build yung early fighting build. Dahil meron silang Doom, ibig niya sabihin, kunyari yung Doombringer niya, dinoom niya yung Storm, di naman niya mapapatay mag-isa ni Pepper. Ang gagawin dapat may Spectre at nakapulot ng region rune. Ito na. And kumbaga dagdag ko lang dun sa sinabi mo kuya, di pwede nga. Kasi imagine mo ano pa mga items sa binibili ng Spectre. Di ba nagdi-diffusal siya and then Manta style. So, suwak yung item niya na kung sakali magdi-diffusal siya, may Storm Spirit, may Sand King, may PA. Basta diba? Diffusal, tas Diffusal Manta kaya ng mga isolate ng Spectre dito. Kawawa na yung mga ibang hero sa kanya dito. Yes, and sa lineup kasi na meron dito yung Among Us, mabilis sa facing yung gusto nila. So, kung gusto mong mag-raid yan, pwede ka naman mag-raid yan. First blood para dito sa side ng Star, may Sentry Wards eh. Pwede silang gumaw dito and that's Yamate getting the first blood. So magandang simula para dito sa post war ni Yamate. Kanina sobrang yaman niya and ang feeling ko kailangan din maging sobrang yaman niya rin dito. Pero Storm Spirit with the regeneration rune siya lumaban dito. Mapapatay pa nila. Pwede silang gumulong pabalik and that's Candy Loon going down. Storm Spirit ni Abed Yusuf will be able to find that kill. Magandang simula para din kay Abed. And dahil level 7 na siya, auto-gubat na si Abed dito.
Yup, saktong move din yun. Coming from Abed kasi si Mark hinahabol dito ng Tiny and then ng Oracle. So alam ng Among Us ako sakali gugo sila on the other side of the map. Walang tutulong. And talaga tumulong dun sa may Nature's Prophet na namatay. Eto ha, ina-occupy na dayan ng star etong side na to ng Among Us. And tignan natin kung ano mangyari. Magkakasipatan dito, Oracle is here, pwede siyang mamatay. Pero Doom is available, so they are trying to go for a play. Nandito yung Storm Spirit, gugulong siya. Pwede na ni Gogo, itutos niya yata sa Doom. Tignan natin kung matutos niya. Here is the toss, Doom is available, and makagulong, Doom will be Doom. Used. And that's it, Abed Yusuf should go down dito. And that's Abed going down, Phoenix as well. So 2-for-1 exchange para dito sa side ng Star, making the scoreline 3-2. Inspector, makakakuha pa sila ng stock dito. Good rotation para sa kanila. And dahil nga 7 minutes, 8 minutes na, yung mga neutral item mapa-farm na nila. Pero hindi ako tiwala sa late game dito ng Star. May PA yung kabila. And alam naman natin ang strength ng PA dito. Nagpakita na rin kasi si Kuku doon sa may top lane. So alam nilang wala na rin planong pumalagpa yung Among Us after makuha ni Abed yung Tiny kanina. And alam din kasi dito ng Team Star na yung Sand King, kahit na mag level 6 yan ng maaga-aga, di pa kukuha yan ng epicenter level 1 eh. Diba? Yan, level 6 na siya, hindi niya ipaprioritize yun. Pero lang, Gaso Papira, Spectre is here. Saan siya pupunta? Here na pinipi, makakatakas. Wala yung Oracle para ikas yung kanyang fortune ends dito, pero nagtipi lang sa tier 1 tower dito si Kuku. And 1k gold lead lang naman, so hindi naman ganun kalaki yung kalamangan dito ng Star. Ganda ng warding dito ng Team Star, ah. Kita nila yung go, but yes, alam pero nila kung saan lagi yung Storm. Pero wala, matagal kasi yung cooldown nila, so hindi sila pwede mang go. Wala silang hunt, wala silang doom. So medyo matagal yung cooldown ng mga yan, hindi sila makakapag-go as often as daylight. Yes, and then Zephyr being, kumbaga, ready, na alam na nilang nagpunta dito yung Team Star. So, kumbaga, anticipate niya na may mga wards dito. So, ang ginawa ng Phoenix, nag-stock na lang siya dun sa may triangle camp nila. Tulad ng ginawa nila nung game number 1. Kasi nung game number 1, na-bosset din yung stock sila dito. Ayun, sa top jungle. Ayun, nahuli na naman. And patay na naman to. Kakatipi lang nito. And Coco should fall and will fall. That's the Storm Spirit is here. Pwede siya gumawa. Kaya niya mapatay. Yan ang tanong natin dito. Sabog mo ka. And pwede rin sumabog yung Oracle dito, ha. Walang magic. Normal, Phoenix papasok. And then, will they be able to find itong Oracle? Nakakapag-heal. Nakatagal lang, nasunog. Yata, ayun, nabuhay. So, that's 2-for-1. Sun King goes down kapalit ng dalawang support. Ay, pwede pa to. Boset ang stocks nito. Ito, warded. Auto-go yan, panigurado. Dying is here. Spectre, mabubuhay pa siya rito. We'll try to fight. Pero nakuha na lang niya yung ano. Kinuha niya na lang yung rune. Sakto pa sa 10-minute mark, no? Pero yun, yung rune nga, nakuha pa rin dito ni nakuha nila actually Lance. Yung mga runes, ha? Pero ito ni Doombringer, trying to go for the chase. Nilayo yung tombstone dito. And with that, pagpapatay sa erosion. Boom! Ayun, tinamaan ng mid-deck. Thank you, Rose Sun. Yung pala hindi natin napapansin, hindi sumasama yung Nature's Prophet sa laban. And easy 2 kills para sa Star dito as they find yung dalawang support din ng Among Us. Mm-mm. Pero para sa akin, sulit yung ginagawa dito ng Among Us kasi lahat ng team fights nila dito, iniiwas nila kay PA. Ba, yung PA nagpa-farm lang doon sa may bottom lane, binibigyan lang din talaga nila ng space, whereas yung Spectre, pinipilit dito ng Team Star na sumama and doon sila nagpa-play around kay Spectre. Kaso ang downside, di ba, what if hindi sila makakuha ng kill, sumama yung Spectre, mawawalan siya ng farm. Ito, and nakuha pa yung Spectre ito, kanina. Ito problema nila mga kaibigan. Itong, itong si Nature's Prophet, Air is going for the Blade Mail build, so semi-utility siya rito. Pero bago yan, syempre guys, please do register sa PNXBet kung wala pa kayong account. Yes. Use ang ating code LuponWNC, bet on your favorite games. Dito lang, sa PNXBet, meron tayong esports and sports betting dyan. Meron din tayong casino games and mga game show dyan. So kung naiinip kayo, gusto nyo malay nyo, swerte kayo, magpunta lang kayo sa PNXBet. Kung meron kayong katanungan, message ko yung XP para matulungan kayo ng ating mga tropa peeps dito sa Phoenix Page. Yes, good luck and bet responsibly. Gusto ko, Dayan Orchid dapat yung build ng ano. Dudumtos na lang. Ng NP, no? Ano mabibili ng NP? Hindi ko na. Ayun yung Storm, mamaharang. Mahuhuli to. Naku. May zip-zap out naman ni. Madadadad. Wait, teka, nag-TP. Ay, kala ko nag-TP. Di niya madadad siya. Naku, pwede mahabol to. Si Abe. Boom! Ay, base. Wow, doon nag-teleport sa base, mga kaibigan. Abed Yusuf is a dead man. I wanna lay you down. Patay si Abed. Abed approaching.
Di, pero nakikita ko talaga yung magandang nangyayari dito sa Among Us eh. PA? Nagamit yung Doom, diba? So it means hindi nila pwedeng i-commit yun sa another team fight. Ito, pwede, pero teka, papalag! Ito, pwede i-commit. Avalanche to. Commitin nila dito. Papalag to. Ginamit na, here comes Impel. Ang ganda ng TP reaction. So pwede nila patay ito kung Doom, pero may PA ng Supernova. Mapapatay pa nila Oracle with the Force Promise. So, pamamatay yung Undying muna rito. And tignan natin, Fate City gagamitin. Oracle yung target dito. Pero Doombringer should fall and he will fall. Doom will be able to buy yung kanyang Blink Dagger. Pero that's good kills going in favor of Among Us. Pero 3K gold dig para dito sa side ng Star. As a Spectre, also farming quite well. Pareha sila na farm dito ng... hindi naman, lamang yung... EA, pero yun doon pa rin number one sa network. Again, hindi tumulong yung Spectre doon. May option siyang tumulong, pero he opted not to. Ayaw niyang maano yung farm niya. Ano may binubuong na item dito ng ano? Pwede naman tumulong kung pwede totoo siya tumulong, actually. Pero, siguro tutulong lang siya kapag may Doom na. Kasi kukulangan para sila sure dito din ng crowd control. And then, kailangan kasi for Spectre, makaka-prehit lang siya. Sa item kasi sa ngayon na Spectre, ano ba bibili niya? Magmamanta ata ito eh. Kaya sakaling magmama or... Ano ba bibili ng Spectre? Manta po? Ay, hindi naka-blade mail, Kuya D, yung Spectre. Bakit parang kaya... parang Scamperlu lang, no? Bakit kaya blade mail siya? Blade mail yung ano... Yung NP. Ano yung gusto nilang i-blade mail? Pwede si Abed. Kasi knowing na hindi nag... Orchid of Malev dito yung NP, katulad na pinapoint out mo kanina. Diba? Siguro pwede na lang saluhin dito yung damage output yung AP, ng yung AP yung uncontrollable ng, damage. Or ng Sand King or ng PA. Pati yung Phoenix. Diba? Hindi naman mamamatay yung Phoenix sa ano, sa Blade Mail pag nag-supernova siya. Hindi nga. Yung mga i-spam niya lang para dama niya rin. Kasi kapag mag-spam yung Phoenix, may bawas din sa buhay niya eh. Diba? So iyak din siya dyan kapag nag-Blade Mail siya. And that item goes to show na gusto niyang sumama sa mga mangyayaring team fights. Mm-hmm. Kasi alam mo naman ipang jungle mo, yung blade mail mo, diba? May mga talaga instances na sasama at sasama na ng maaga yung Spectre to provide pressure dito sa side ng Among Us. And threat na rin, syempre. Okay, pero ito, Stux, sinusubukang Ay, Battle Fury na, sa toy. So, pwede nyo nang clear to, mas mabilis. And ito na, magsisimula yung PA. Dahil Battle Fury is up, next item should be the ay, VKB. Ay, ang yaman nga, no? Yaman nga to si In Your Dream. Smoke sila. Okay, okay. Uy, pero wait lang. Ayun, may nag-doom na isa. Panis. Ang dying. Subukan buhay, Spectre Hunt. Gagamitin, ubus dito yung Among Us. Napanood sila to. Blade Mail will be pop. Oracle is susubukan i-isolate dito. Pero Oracle is still alive. Tignan natin dito. Naku, makakapatayan 2-4-2 mga kaibigan. Pero susubukan tumakbo. Spectre, naku, triple kill para sa PA. Make that 4. And teka, there should be a 5th kill going in their favor. 4-4-3 exchange. Nagkamali na pinasukang Liga. Ultra kill para kay In Your Dream. Good start. Ang dalawang natira, Spec and Storm. I mean, Storm and PA. Nasa kanila ngayon yung experience ng buong teamfight. Oo. And, yung bali, ang dinoom kasi sa Sun King, feeling ko ang dinoom either yung Storm or yung PA. Kaso, nakita na, kumbaga, nandun na kasi talaga sa gitna agad ang teamfight yung Doom eh. Kesa mamatay siya, diba, pili na lang din talaga siya ng pagbibigyan niya dito ng Doom kesa naman din masayang. And isa din sa mga mali or mahirap na location na i-pull off ng magandang teamfight sa side nyo is yung merong tower yung kalaban nyo. And doon kasi sa location na yon, andun sila doon sa may secret shop sa tabi ng tier 1 bottom tower ng Among Us. So, respos are there. Kumbaga siguro feeling ko kaya sila naging confident na lumaban doon. Una, bounty runes. And then pangalawa, meron silang global presence ng Spectre Hunt and then yung teleportation ng NP. Pero hindi ko talaga gusto to eh. May doom na silang makunat eh. Di na dapat utility itong storm. Mm-hmm. Mas maganda kung Orchid to eh. Ang dami niya pwedeng mapatay kung Orchid. Pwede niyang isolate yung Phoenix. Pwede niyang isolate yung storm. Hindi. Pero Abed going for Bloodstone. Nasa his next item dito. 1K golded na lang ang kalamangan dito ng Star, mga kaibigan. And parang game number 1 na ito. Tsaka imagine mo, Kuya D, kung mga Gorkid of Malev yung Nature's Prophet, hindi magra-rush ng Bloodstone yung Storm, di ba? Kasi mag-yul scepter so siya, or at least kahit anong defensive item. Pero pababor to kay Abed, kasi ganun ang naging itemization na NP. Pero Abed, Abed sa mabilis? Sa mabilis nga, and Abed use of goes down.
That's a good kill, ah. Knowing na wala silang doon mula silang Spectre Hunt, being able to get that kill on that Storm Spirit, this will give them time para pa-cooldownin yung mga skill nila. At least they can take another teamfight. Dahil yung mga kinumit nilang skill doon, mga basic skills lang naman nila rito. Yes, and tama kayo dyan, guys. Grabe or bigla yung angat dito ng net worth ng Phantom Assassin after niyang maka-ultra kill kanina. Here we go, here comes the Team Pain. Out, undying popping yung kanyang ultimate dito. Will they be able to go for the play? Avalanche Toss, na-realize nilang naka-ultimate yung undying, but they will still go for the undying. Hindi naman siya ganun kakuna. Tombstone is up. Hirap yung tombstone dito. Nandito na yung mga aswangan, and here comes the drops. They want to go for this play. Storm Spirit is still down. Doombringer dito. Doom is not yet out. Doom is available. Phoenix Supernova pwedeng gamitin, pero na-hold down nila yung Phoenix dito. Yes, they'll be able to take down the Phoenix, and the undying will go down as well, and that's the momentum shifting back towards the side of Star, finding 3 kills consecutively dito sa kanilang side, and this is now a 14-2 scoreline in favor of the Star squad. Yes, and at this point kasi alam ng Team Star na ang gagalaw lang dito sa side ng Among Us is yung Storm Spirit. So the moment na namatay yung Storm dito ni Abed, alam nilang go signal na talaga yon para dito sa side ng Team Star, na kung sakaling may maliligaw man na hero sa side ng sa map side ng Team Star, talagang itetake at itetake nila yon. Kaso ayun, may naligaw din. Desolator na yung PA dito. 18 minutes deso, Battle Fury almost completed BKB, yes, simply because of the team fight na naka-ultra kill siya, and PA with 11k net worth, almost 12k net worth, almost 3k advantage para dun sa ano, sa kanya over dun sa Phantom, I mean over sa Spectre, pero yung tatlong susunod or all course sa side ng ano ng Team Star. Pero ito, Manta style is up, though hindi ako fully sold sa Manta style na yan. Kailangan nila ng defusal blade in order for him to dish out additional damage. Tignan natin kung anong magagawa dito ng Team Star. Yes, and kung mapapansin nyo guys, ha, 3k gold lead dito yung Team Star sa ngayon, pero etong si In Your Dream ang pinakamayaman. And para naman din sa akin, di pa naman totally lugi dito yung Team Star kahit na naka-ultra kill kanina yung PA. Kailangan lang siguro talaga mag-step up dito ng Oracle. Ito, para sa akin, Oracle kasi talaga, kasi hindi mo alam kung kailan ba magkikrit eh. Diba? Wala namang animation na magkikrit na yung PA eh. So, kailangan for Oracle, prepared siya dun sa taong isa-save niya or dun sa hero na isa-save niya. Spectre Hunt, tinamit. Nahanap nila dito yung Phantom at saka yung Sanding ang gusto nila rito. They want to go for the Spectre Hunt. No! Hindi makakasay yung Doom. Makakatakbo Supernova on the high ground, mga kaibigan. But the Phantom Assassin being isolated at the moment. PA, will he be able to survive? No! Dinosustain siya rito. The Doom will not be enough. Pero Epicenter, yanig sa panig. No, it will be not enough, mga kaibigan. PA is here, pero patakas yung galaw niya. Storm Spirit with the Avalanche Flash combination. Five PA, Stifling Dagger, walang critical. Here comes the Blinking. Patay yung Tiny. Storm Spirit inahabol dito. Here is Lance. He wants to go for the kill, pero Abed may mana. That's the PA with a double kill, mga ID, double kill niya. Lance. At ako, Lance, delikado, Spectre. Pwede pa. Spectre Dagger, mga kaibigan. Oh, bitin. No! Bitin! Bitin siya doon, Stifling Dagger. Triple kill. Pinasok, pero hindi nila na, naku, yung sustain. Oh. Na-doom naman nila, pero nagkamali sila ng target. Iba-ibang tinarget nila, oh. Yep. And sakto din yung dating doon ng Storm Spirit. Kasi kung titignan nyo yung pinagmula ng teamfight natin, kulang pa doon yung Among Us, pero grabe yung hold na ibinigay nila up hanggang makarating dito etong si Abed sa nangyayaring teamfight. Ganda rin ang pag-out dito ni In Your Dream, and wala kasing pumansin guys dun kay Phoenix. Diba? Ang lungkot eh. Walang pumansin kay Phoenix na nagsusustain kay PA and Abed kanina, pero may teamfight tayo ngayon na nagaganap dito. Dating sa team play is brought to you by Venator. That's the kill. Phoenix goes down. Pero mabubuhay na naman dito, mga kaibigan. Etong si Phantom Assassin. Mm-hmm. And Phantom Assassin, habang nabubuhay siya dito, lalong lumalaki network niya. Now, almost a 5k network lead. I mean, over the Spectre dito. Almost 15k network na siya rito. 904. And hindi pa rin siya namamatay dito. And yep, this PA starting to scale and scale and scale and scale. BKB should be completed by now para sa kanya rito. And hindi ka bubuhay niyan ng Pipe of Insight mo. You need etong additional damage na pwedeng ibigay. Pero na-broker smoke dito. Here comes the Storm Spirit going in. Pero Blink Out Storm tatalon dito. Will he go for the chase? Avalanche gagamitin. Here comes the toss. Will they be able to find him? Here comes
the storm spirit. Pero ang target nila dito will be the Oracle. Doombringers here. They go for this, mga kaibigan. Ang dying popping yung kanyang ultimate dito. Doombringer delegado. Makulit ka. Blink in ka pa. Avalanche toss combination. Blade Veil not being allowed to blink in dito. Pero another critical specter is here. And that's three heroes going down, mga kaibigan. This should be four. Going down an ultra kill para sa Phantom Assassin. Noise. Wala man nagamit ang ultimate dun yung side ng ano. Oh, for the second time around, ultra kill na naman para dito kay In Your Dream. And sabi ko nga kanina, Oracle yung dapat mag-step up. Pero ang mas nakikita natin nagsa-step up ngayon, yung dalawang supports ng Among Us. And kahit na rin kasi ang supports dito ng Among Us is Undying and then Phoenix, hindi natin sila pwedeng maliitin. Walang BKB yung kita nyo naman guys, yung sustain ang dalawang supports dito ng Among Us with the Soul Rip, yung Tombstone pa dito ng Undying, walang humofocus kanina pa, and yung Sun Ray ng Phoenix. And the Aegis advantage, ang lakas ng sustain nila nakuha dito, ha. So maapat yung mapapatay na yun. Uwang ating instant replay brought to you by Predator, pero Aegis has been taken. And yung Aegis na yan, ha, yung Aegis na yan, nandito sa side ng Among Us, yung pinakamagandang Aegis carrier, which is the Storm Spirit. Kailangan ng Doom ng BKB rito. Wala silang ultimate nung lumabas sila. Hindi nila pinipili yung teamfight nila. This time, this will be very, very difficult. Meron ng BKB yung PA. May Light Steel Shock on the way to Satanic. Spectre, hindi pa enough yung item niya to fight this PA na super massive at the moment. Storm Spirit with the Aegis. Kompleto Ricados ang ultimate para sa side ng Among Us dito. Pwera lang sa Undying. Pero we are just looking at a 2K gold league going in favor of Among Us. Pero surely yung experience napakataas niya para sa kanila. And napansin ko rin, based sa draft natin dito sa ngayon, may sagot yung Among Us kung sakali mong mag-try, mag-push dito yung Team Star. Diba? O halimbawa, mag-cut ng creeps dito yung Nature's Prophet. Kasi, di ba, may teleportation siya, meron namang zip-zap dito ng Storm Spirit. So, kaya at kaya niya talagang habulin yan. And syempre, tulad ng kanino pa natin sinasabi, confident si Abed na i-focus dito etong si Candy Loon dahil ang item ni Candy Loon, hindi siya nag-Orchid of Malev like talagang usual na binibuild ng isang Nature's Prophet. Pero BKB sa Doombringer is completed. I don't know if enough na yan for them to take a team fight dito. Pero kailangan ng proper Doom target. Aegis muna sa Storm Spirit dito. May double damage siya. May Aegis siya rito. Spectre with the Basher. They can go for a jump dito. Eto na. Here comes the jump. BKB should be perfect. Tignan natin mga kaibigan. That's the Oracle going down. Here comes the PA. Tignan natin kung mapapatay nila. Abed, wala siya mana dito. But he do have the Aegis. Tignan natin kung ano mangyari. Tombstone na spin pop. And they want to go for the Spectre dito. Nature's Prophet focusing fire. This Tombstone. And I think they'll be able to take down the Tombstone. Pero here comes the heal. Tignan natin kung mapapatay nila. Here comes the Spectre. I mean the Spectre. I mean the Dagger. Tignan natin. And Supernova will be pop. Here comes the Doombringer trying to go in. BKB has been pop. Makakatakas dito yung Phoenix. Pero Doombringer, hindi niya magagamit yung Doom niya rito. And he will go down. That's again two heroes down on the side of Star Among Us, taking the team fight once again. And at that point, alam mo na super lamang na yung Among Us eh. Kasi merong tier 2 mid tower yung Team Star, pero sumusugod na sila dun sa may tier 3 mid tower ng Team Star. Pagdating nun, alam mo na talagang may mali. And alam mo na talagang sobrang lamang dun sa lagay na yon ng Among Us. And baliktad kasi yung nagiging situation natin dito. Imbes na yung Spectre Hunt yung mag-provide ng information para dito sa side ng Team Star para maka-advance yung NP and then mahuli yung gusto nilang ulihin, hindi nila nagagawa yon. Storm Spirit ang nakikita nating nagbibigay ng information dito sa side ng Among Us. Kumbaga, instead na Spectre and then NP yung gumagawa nun, Storm pa na mag-isa ang nakaka-pull off nun dito sa side ng Among Us. Satanic now to be completed, mga kaibigan, by this Phantom Assassin. He is now almost or impossible to kill at this point. With this Spectre item, hindi enough yan to contest dito, and they need to pull off a proper team fight. Pero eto, here comes the smoke of the city. They want to go for a fight. This is a desperate play, ah, with the Aegis on the side ng Among Us dito. I don't like this play, pero tignan natin kung anong mapupull off dito ng side ng Star as they are trying to go for a team fight dito. Gigil na sila. Asa ng PA on the bottom side of the map, malayo sa kapahamakan, and this gank should or will not be able to find anything dito. Uy, layo nun. Ayun na nga ba? Sabi ko na Barbie eh. Ay, teka, may rest po. Ayun, ayun. Kahit, it really hurts. Uy, pero may dumating Punch Promise.
Pero hindi sapat yan. Doombringer is here. Nagamit na rito Spectre Hunt. This might be the game changer. But Supernova has been found. Epicenter! Yan, it's a balik. Gusto nilang lumaban dito. Pero dalawa na yung pangatay. Storm Spirit, malulus yung Aegis niya rito. Spectre will go down. Avalanche Source Combination. False Promise para dito sa Bantam Assassin. And here is the PA with the BKB. The Satanic, the Lifesteal is here. Ubus ata rito. Pero tignan natin kung mapapatay. That's the double kill para kay Kuku. And patay ang apa. Tumalong pa si Abed. Galit na galit. Gustong manakit. Gusto talaga manakit with 24 charges doon sa may ganyang Bloodstone. And feeling ko na-underestimate ang Team Star yung Phoenix. Kanina pa nila hindi pinapansin yung Phoenix. Andun lang sa may mismong gilid nila yung Phoenix. Pero walang nag-focus doon sa may egg. So, hindi nag-focus yung Team Star doon sa may taong na doom nila. Instead, doon sa may nagbibigay ng sustain nila? And disable. Si Inner Dream eh. Alam ko si Inner Dream. Grabe yung Among Us dito in terms of connection and yung epicenter din ha. Ganda bagay, si Kuku ba yung naka-BKB? Hindi ako nagkakamali. Ganda ng epi ni Kuku, pasok. Pero guys, abangan nyo yung show natin mamaya sa Kumu. Ayan ha, tamang, ayun ito. Ay me, excuse me. Uy, tsura mo naman dyan. Ano yan? Ba't ako kasali dyan? Pero wait lang. Issue na may konting balita. Kumu daw guys, mamaya yan, alas 8 tayo. Please download Kumu, available sa App Store and sa Google Play. Kita-kits tayo dyan, nila Kuya Nix, Kuya Nick and Alo. Sama daw ako, pero di ako informed. Okay. Ako pa yung nagsabi. On the spot, nakita nyo pa yung reaction ni Kuya Nick, ay ni Kuya D, sa kung gaano siya hindi ka ready. Ako nananahimik ako naglalaro. Bigla sasabihin, uy, mayroong tamang usapan mamaya. Ready pa naman si Kuya D, umuwi ng maaga. Diba? Tapos bigla meron pa lang ito mamaya. Ako rito, alas 8, dito na ako. Oy, nara. Morning person na ako dito eh. Pero delugado tayo. Post promise, magagamit pa rito. Boy by tiny. Tignan natin, here comes the sustain. Gagamitin nila rito mga kaibigan. Yamate. Punit. Mabubura. Punit ang brief. Yamata. Patay si Yamate. Grabe, GG. Tinawag na, Kuya D. Ba't gano'n? Napaka-premature nun. Guys, sa mga naniwala sa akin, sorry. Sensya na. Sorry. God bless. God bless. Sensya na kayo, guys. We dyan talaga. Mapipilitan tayong maging dehadista. Tama. Yan talaga, guys. Kasi nangangailangan. Malapit na katapos. Kailangan maraming pera. Pero yung ganitong standing ng Among Us, mukhang itutuloy nila yung number standing one sila ng rito, Among Us 4-0, before. 4-0, ha? Bawal matalo. Yung original Among Us, ito kasi Among Us 2.0 na to, eh. Diba? Kung matatandaan nyo kasi nung nag-BTS, sila yung nag-dominate nung tournament na yon. And mukhang dadalin ulit ng Among Us yung performance nila kahit iba na yung mga players nila this time. Okay, so kailangan natin magbenta ng sapatos, guys, dahil wala na tayong pera. Benta-benta muna. Magkano po yan? Benta na. 10,000 na lang, guys. 10.5. Mahirap pa na. Di ba amoy pa yan? Oh, hindi. Mabango pa ako. Okay. So, guys, ayun na nga mga kaibigan. Game series number 1 is on the back. It's 4-0 standing para dito sa side ng Among Us. 2-2 para dito sa side ng Star and Among Us. Keeping yung kanilang kalamangan dito sa ating tournament, as sila ang number one team natin dito. And maga pa naman, actually 9 series per team dito sa ating single round robin, dahil 10 teams and single group stage matches na tayo dito. Laban. Marami pa tayong laban, guys. I think 3 matchup pa yung mapanoorin natin dito. So tutok lang kayo. Again, maraming salamat sa ating mga sponsor, of course Predator Steel Series, syempre mga kaibigan natin from Enerbon Active sa panahon ngayon. Syempre kung kailangan nating i-level up ang ating immunity, multivitamins, mineral, ginseng, and royal jelly is the generic name of Enerbon Active. Syempre maraming salamat sa PNXBet. Mag-register lang kayo sa PNXBet kung gusto niyo tumaya, matalo kagaya ko. Use your code Kuya Nick. Lupon WXC para makasali sa mga group chat namin dyan. Siyempre, kung may katanungan kayo, mag-message lang sa Kuya Nick page. Shoutout din sa mga kaibigan natin sa Wendy sa araw-araw na pagbusog sa atin. Ang flavor of the week natin is chili potato. May 3 and, variations yun, guys. And, chili classic, chili potatoes, and chili with rice. Chili with rice. So, it is what it is. Play, di na namin papatagalin pa. Kami ang naging caster nyo for this series. This is Kuya D and I'm with Diane Nara. Bounce na kami. Magkakas ka pa ba? O, stream ka na. Magsistream na ako. Guys, guys, follow nyo na kami. Sige lang, follow nyo naman. Sige na. Namin, guys. Dainara Gaming sa aking Facebook guys, and then IG. Pag pinalo nyo yung IG ko, pwede nyo na ako asari. Tatanggapin ko na. Di na papalag. Again, siyempre, bounce na kami, guys. Thank you sa mga nanood, tumutok, sumubaybay. Peace, yo! Bye-bye! Peace!